magdayang araw sa inyong lahat, mga pamagasaysay. Ito na naman ang inyong lingkod, Ginoong Neil Bolotano, na muling maghahatid sa inyo ng isa na namang makabuluhang edisyon ng Mangasaysay. Kultura, pamana at kasaysayan at mga kwento na tunay na sumasalamin sa pagkakakilanlan natin bilang Mandaleño. At katuwang ang aking kasamahan na si Ginoong Noel Magracia, ay ating babalikan ang ilan sa makukulay na kasaysayan ng ating sintang lungsod na Mandaleño. Tunay nga namang isang karangalan ang makasama ka, sir, para sa araw na ito. At sa puntong ito, dahil nandito na rin naman tayo ngayon sa MPNAD, ang aming pinakamamahal at sintang paaralan ay ating babalikan ang makulay na kasaysayan ng pagkakatatag ng isa sa mga premyadong pampublikong paaralan dito sa Mandaluyong. At katulad nga ng sinabi ko kanina, ito ang mataas na paaralang Neptali A. Gonzales o mas kilala bilang MPNAD. At napakapalad natin at sa pagkakataon ito ay narito tayo sa isang mga bigalibling guro na naging isa sa mga saksi sa unang pagbabalangkas ng eskwelang ito. At isa sa mga kinikilalang pioneer o unang mga gurong nahirang upang magturo dito at naging saksi sa pagbunyad ng eskwelang ito. At hindi ko na patatagalin, mga kamandasaysay, ang inyong paghihintay. At alam ko naman na sa sobra na ang inyong pagkagalak na malaman ang kasaysayan ng pagkakatatag ng MPNAD. At kaya sa puntong ito ay aking binabalik sa ating partner ng pagkakataon ng ilahad ang mga kaganapan sa pagkakatatag ng MPNAD. Salamat, Sir Noel. Tunay nga na ang iyong tinuran ay isa ako sa mga nakasaksi kung paano ang MPNAD bilang institusyong pangkarunungan ay unti-unting nahubog at narating ang matayog nitong kinatatayuan bilang isa sa mga paaralan sa Dibisyon ng Mandaluyong na patuloy na naghahatid ng dekalidad na edukasyon at karunungan sa mga kabataan natin dito sa Mandaluyong. Alam mo ba, sir, noong taong 1998 nang una akong mapadpad dito sa eskwelahang ito? Dalawang dekada, sir. What? Ganun na ako katagal na nanilbihan dito at kung susumahin ay halos 23 taon na akong naglilingkod rito sa eskwela. Yan ang isa sa mga bagong guro dito sa MPNAD. Napakadami kong gustong matutunan. Maaaring niyo po maibago ito sa akin. Oo naman, sir. So alam mo ba, sir, ang pundasyon ng pagkakatatag ng eskwela ang ito ay nagsimula noong ika-6 ng Pebrero 1997 nang itayo ang unang silid-aralan at gusali dito upang magsilbing annex ng Mandaluyong High School na sa aking bunita, ang Mandaluyong High School ay ang nag-iisang sekundaryang pampaaralan sa Mandaluyong. Oh my God! Wow! Ngunit dahil sa lumulobong populasyon ng bayang ito, ang mga kinatawan ng DepEd sa tulong ng mga lokal na opisyal ng Mandaluyong ay nagpasyang magbukas ng sangay ng Mandaluyong High School. Sa lupang kinakatayuan natin at mula dito ay opisyal na pinasinayaan ang pagbubukas nito noong Pebrero 6, 1997 o ika-6 ng Pebrero 1997. Na kung saan ang magarbong pagbubukas ng bulwagang pangkarunungan ito ay sinaksihan sa mga higante sa politika rito sa Mandaluyong sa katauhan ng nagtatag nito na si dating Senate President Neptali Gonzales. Malinaw pa sa aking gunita, Sir Noel, nang idaos noong ika-30 ng Marso, 1997, ang kauna-unahang graduation rites dito sa MPNAD na kung saan dinaluhan ng magigiting nating mga lokal na opisyal sa pangunguna ng yumaong Senate President Neptali Gonzales, Congressman Boyet Gonzales at ang dating mayor ng Mandaluyong sa panahon na ni Benjamin Avalos Sr. Na dating MMDA Chairman sa panahon ni Gloria Macapagal Arroyo. Tama ka doon, sir. At tunay ngang nakakapanindig ng balahibo ang sandaling yun. Alam mo bakit? Dahil habang nagaganap ang pagtanggap ng diploma ng unang batch ng alumni ng MPNAD, ay bigla na lamang bumuhos ang ulan. Na para bagang sinasabi na ito'y nakikiisa. Ang kalangitan ay nakikiisa sa nagaganap na espesyal na okasyong iyon. Ang mga leader ng ating lungsod ay kasama sa mga nabasbasan ng pagpatak ng
masaganang ulan. Kasama na ang unang batch na binubuo ng 465 na nagsipag tapos. At para sa kaalaman ng nakararami, noong April 15, 1999, sa bisa ng ibinilangkas na ordinansa bilang 205 ng 1999, ay inago ang katawagan ng eskwelahang ito sa pangalan ng Mandaluyong City East High School. Noong Hulyo, 26,100 sa bisa ng Republic Act 8769 ay tuluyang humiwalay ang eskwelahang ito bilang annex ng Mandaluyong High School. Noong taong Setyembre 16, 2001 ay nagdalamhati ang buong Mandaluyong at ang buong komunidad ng MPNAG sa biglaang pagpanaw ni Senate President Neftali Gonzales na kilala bilang tagapagtatag ng eskwelahang ito. At dahil sa hindi matatawarang ambag ng namayapang senador sa sektor ng edukasyon, ay binalangkas ng Konseho ng Siyudad ng Mandaluyong ang Resolusyon 835 na nagbigay daan sa pagpapalit ng pangalan ng ating paaralan mula sa Mandaluyong East High School patungo sa mataas na paaralang Neftali A. Gonzales bilang pagdakila sa kanyang kontribusyon sa larangan ng edukasyon. Ang ating sintang paaralan sa unang taon ng pagkasarili nito ay bilang sekundaryang eskwela at tagapag-ugnay ng kaalaman dito sa Mandaluyong. Ang paaralang ito ay binubuo lamang ng 36 na guro na nagsilbing pundasyon ng mga unang batch of pioneer na mga gurong kumanday sa kaalaman ng mga Neftalians. Si Ginoong Manuel E. Lincong ang unang nagsilbing punong guro ng sintang paaralang ito, katuwang ang head teacher na si Ebanghelina St. Diaz, na kalaunan ay marilig at nagsilbing punong guro mula 2004 hanggang 2010. Ang ilan pang mga sumunod na punong guro na gumabay sa pagpapanlad ng MPNAG ay sila Dr. Erbio Lazar na nagsilbi mula 2010 hanggang 2016, Dr. Victor Abena na nagsilbi bilang adjunct principal noong 2007, at Dr. Efe Consilino na nagtulong mula 2018 hanggang 2020. Sa kasalukuyan, ang tumatayong kapitan na nagtitimon sa operasyon ng MPNAG ay walang iba kundi ang ating pinakamana ay unang guro na si Tony Gonzales. Ang paaralan ng MPNAG ay nagsimula lamang sa isang rosary na tinatawag na Gonzales Building. Ngunit sa kasalukuyan, ang MPNAG ay binubuo na maraming rosary na nagsisilbing tahanan para sa iba't ibang programa gaya ng Special Program in the Arts, Senior High School, Practical Arts, at ang mga bagong pasinayang mga gusali mula sa inisyatibo ng ating magiting na Congresswoman Queenie Gonzales at dating Mayor Ben Harcy Abalos. Ang mga gusaling ito ay tahanan ng mga nakamamahang science at food laboratories, music at dance rooms at pasilidad para sa ICU. Ang MPNAG ay lugar para sa pagbubog ng kasanayan sa sports sa pamamagitan ng bagong gymnasium nito at ang malawak nitong quadrangle. At sa pagsasabatas ng programa sa K-12, ang MPNAG ay naghahatid ng edukasyon para sa Junior High School, STE, SPA, OHS, at Senior High School. At sa putong ito ay ating lubos na kikilalanin ang kwento sa likod ng isa sa mga higante sa larangan ng politika dito sa Mandaluyong at maging sa buong bansa. Siya ay isa rin sa mga politiko na nagsilbing instrumento sa pagkakatatag ng ating sintang paaralan, ang MPNAG. Alam niyo ba, mga giliw kong Mandaluyo, kung sino ang tinutukoy ko? Opo, tama kayo. Ang aking tinutukoy ay walang iba, kundi ang isa sa mga pinakadakilang anak ng Mandaluyong, kundi si Neftali A. Gonzales Sr., o mas higit na kilala sa katawagan ng mga taal ng Mandaluyong bilang si Ka Tal. Ano nga ba ang kwento sa likod ng istorya sa buhay ni Ka Tal? Ayon sa tala ng kasaysayan, ang matandang Neftali ay isinilang noong Hunyo 10, 1923. Sa bayan ng Mandaluyong, ng mga panahon yon, ang ating lungsod ay isa pang bayan na bahagi ng probinsya ng Rizal. Sa munang edad ay kinakitaan na ng pagmamahal sa karunungan at pagkakaroon ng dedikasyon sa pag-aaral ang matandang Neftali. Sa katunayan, ang matandang Neftali sa kabila ng kasalatan nila sa pamumuhay ay nagawa niyang
pagtagumpayan ang kanyang pag-aaral nang siya ay magtapos sa Abogasya sa Philippine Law School at hinirang siyang valedictorian. Ang talino niyang ipinamalas ay higit na nagningning nang siya ay maging top notcher sa bar examination noong 1949. At ang kanyang pagiging abogado de Campanilla ay nagbigay sa kanya ng pagkakataon upang maging produktibong mamamayan ng bansa at makilala sa larangan ito. Ang kanyang karera sa propesyong ito ay naging makulay sa paglilingkod niya bilang tagapagtanggol, otor at lecturer sa loob ng 31 taon. Ang kanyang 5 aklat sa batas ay naging pangunahing textbook ng mga kabataan at guro na nagsilbing gabay sa pagpapalalim nila ng kanilang karunungan ukol sa pag-aaral ng batas. Ang kapitapitaganang Neftali Gonzales ay nagsilbi ding dekano o dean ng Institute of Law ng Far Eastern University mula 1976 hanggang 1986. Ang kanyang integridad sa pagtulong sa mga kapos o kapuspalad nating mga kababayan ang nagbigay daan sa kanyang mahabang karera sa politika. At tunay nga na hindi maikakaila ang kanyang malasakit na taglay sa kanyang mga mahal na kababayan dahil maging ang kanyang lolo at amain ay malaki ang ginampanan sa paghubog ng kasaysayan ng Mandaluyong sa panahon ng himagsikan noong 1896. Ang kanyang lolo na si Fabian Gonzales ay isa sa mga kinatawan ng katipunan chapter dito sa Mandaluyong noong ito ay unang naitatag. Tunay nga namang nakakamangha na ang ating pinakamamahal na lungsod ng Mandaluyong ay isa sa mga bayang naging saksi sa unang sigwa ng pag-aalsa laban sa mga Kastila. At sa katunayan, halos 18 sub-chapter ng Katipunan ang naitatag dito sa ating pinakamamahal na bayan ng mga panahon yon. At alam niyo ba, mga giliw naming Mandaleño, mga kabataan o mga henyong Mandaleño, na ang kanyang matandang tiyuhin na si Laureano Gonzales ay nagsilbing pangulo ng Katipunan dito sa Mandaluyong ng panahon ng himagsika na itinuturing ng mga Kastila na isa sa pinakamalaking samahan batay sa dami ng kasapi nito. Sir Neil, hindi nga namang may gagatla kung ang matandang tali ay may puso para sa pagtulong dahil nasa dugo at lahi talaga nila ang pagtulong sa kapwa. Patunay dito ang marugdob na paglahok ng kanyang pamilya noong panahon pa ng himagsikan. Alam mo ba, Sir Noel, na ang matandang tali dahil sa mahaba niyang karera bilang abogado ay naging daan para tahakin niya ang daigdig ng politika. Ang unang sabak niya sa pagiging lingkod bayan ay nagsimula nang siya ay maluklok bilang vice-gobernador ng Rizal mula 1967 hanggang 1969. At sinundan naman ito ng pagkakahalal niya bilang kinatawan sa Kongreso ng unang distrito ng Rizal noong 1969 hanggang 1973 at Kongresyonal na Distrito ng Pilipinas na binuo ng 3 lungsod o binubuo ng 3 lungsod at 10 munisipalidad na kung saan ang mga lugar na ito ay kalaunan ay tinawag na National Capital Region o NCR at naging assemblyman ng distrito ng Mandaluyong at San Juan noong 1984 hanggang 1986. Nagsilbi naman siyang senador ng 2 termino. 2 termino po, tama po. 1987 hanggang 1998, ang matandang tali ay nahirang ngunang ministro ng kaatkalihim ng Department of Justice sa panahon ng dating Pangulong Corazon Cuanco Aquino bago siya maupong senador ng ating bansa. Ang dating Senate President ay naging tanyag dahil sa kanyang paninindigan na tuligsain ang pagmamalabis ng rehimeng Marcos. Sa katunayan, siya ay nagsilbing tagapagtanggol ng mga pangunahing leader o posisyon ng bansa sa panahon ni Ferdinand Marcos. Tama ka dyan, Sir Noel. At ako ay tunay na nagagalak dahil hindi ako makapaniwala sa likod ng kasaysayan ng pangalan ng ating pinakamamahal na sintang paaralan. No? Meron pala itong nakatagong mayamang kasaysayan, no? Na tunay nga naman nating dapat ipagmalaki
at ang bawat halige at pundasyon ng eskwelahang ito ay bunga ng pagsusumikap ng ating mga leader na lokal, no? Na level at maging sa ating sektor ng edukasyon na sumasalamin sa adhikain at misyon ng MPNAG na maghatid ng dekalidad na edukasyon para sa mamamayan ng lungsod ng Mandaluyong. At patuloy naming ikikintal sa aming isipan at puso at ipapaabot ang aming walang hanggang pasasalamat sa mga taong ito na nagsilbing instrumento ng Panginoon upang maitatag ang institusyong pangkalunungang ito. Unang-una po, maraming salamat sa aming muling principal, Ninong Henry A. Sabido, at ang ating Education Program Supervisor ng Araling Panipunan, Cesar Renaccio. Salamat po. Ayan. No? Hayaan niyo muna kaming batiin kayo, mga giniginiw namin taga-subaybay, lalong lalo yung mga subscribers namin ng Mandasaysay. Patuloy lang po nating suportahan ang pag-susulong ng lokal na kasaysayan, lalong lalo ang kasaysayan ng Mandaluyong. Napakayaman ng ating kasaysayan. Kung kaya, mga giniginiw namin mga kapwa-guro sa iba't ibang paaralan, mga mag-aaral na patuloy na sumusubaybay sa amin, hit the bell button, subscribe and support our cause, no? Promoting local history. Ganun din, hayaan nyo munang batiin kayo namin ng isang maligayang Pasko! Itong Tatang Taon! Salamat din po sa aming ever supportive na Education Program Supervisor na mention ni Sir, no? Si Sir A. Nachor. Ganun din ang aming pasasalamat sa lahat ng taga-suporta, lalong-lalo na ang ating CID Chief, Ma'am Aline Mendoza. Ganun din ang Chief ng SGOD, Ma'am Emma Arubio. Salamat po. At siyempre, ang aming supporter din, si Sir Rex Ado, no? Education Program Supervisor ng SGOD. At siyempre, ang ina ng DepEd Mandaluyong, kakalimutan ba natin yan, Sir? Oo. So bago, siyempre, bukod ba kung may ina, meron din munang ama. So doon muna tayo sa ama. Siya si Dr. Aurelio G. Alfonso. Kung saan talagang makikita natin yung suporta sa kung anumang mga adhikain basta para sa batang Mandaluyo at inyong Mandaluyo. At siyempre, hindi natin pwedeng kalimutan ang ina ng DepEd Mandaluyong. Walang iba ang ating Dr. Romela M. Cruz, CESO 6, no? OIC ng ating Office of Schools Division, SDS, Schools Division Superintendent. So, muli, maraming salamat at hanggang sa muling pagkikita po natin. Bye-bye! Mabuhay! Here you go! Hahaha!